Sa golf, ibinahagi ng isang tanyag na sports analyst na hindi magiging madali ang kampanya ng dalawang Pinay golfers na sina Bianca Pagdanganan at Doty Ardina sa ginaganap na 2024 Paris Olympics. Yan ang ulat ni Paolo Salamatin. Sinimulan na ngayong araw ng dalawang Pinay golfers sa sina Bianca Pagdanganan at Doty Ardina ang kanilang kampanya sa Round 1 ng Women's Individual Stroke Play Event ng ginaganap na 2024 Paris Olympics. Taas noong haharapin ang binansagang Ladies Professional Golf Association longest hitter na si Pagdanganan kasama ang 30-year-old Canlubang Laguna native hitter na si Ardina. Katapat ang mga Olympic golf giants tulad na lamang nina defending champion at world number 1 golfer na si Nelly Korda, former world number 1 at 15-time LPGA champion Jin Young-ko ng South Korea, multi-awarded golfer na si Brooke Henderson, at two-time major champion Yuka Saso. Ipinaliwanag naman ni veteran sports analyst Kenito Henson kung gaano kalaki ang tsansa ng mga Pinay golfers na makapag-uwi ng medalya para sa bansa. Parang butas ng karayaw dito. It's so difficult because there are so many world-class golfers in the field. Nang dahil sa pagsungkit ng dalawang gintong medalya kamakailan ni Pinoy gymnast Carlos Yulo, mas lalong tumaas ang moral, pati na rin ang pressure, di lamang para sa mga lady golfers, kundi pati na rin sa iba pang mga atletang hindi patapos ang laban sa Paris Games. Ani Kinito, magkaroon man ng medalya o hindi, malaking bagay na ang kanilang pagkwalipika sa Olympics para sa karangalan ng bansa. Bianca, just to be able to play and qualify, achievement na yan eh. Kanya, you know, saludo na tayo, no? Kung makakuha sila ng podium finish, yung pagka-qualify nila, grabe na yon. Ito na ang ikalawang beses na sasampa sa Olympic stage si Pagdanganan matapos ang kanyang kampanya sa 2020 Tokyo Olympics, habang ito naman ang unang beses ni Ardina matapos mapilitang tanggihan ng 2016 Rio Olympics stint dahil sa Zika virus. Paolo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.